So, bahala yun na mga lods. 11:30. Yan. Final na mamaya. May check natin. Sana lumilipad pa. Ito, pakita ko sa inyo. Tara mga lods, welcome back sa JB Vlogs TV. And itong video na to, papakita ko sa inyo itong aking saranggola, itong guryong ko na jet kite. Andito siya sa bahay ngayon. Ayan. Nakatali siya. Sumali, lumilipad pa siya hanggang ngayon. Ito yung jet kite pala ni AJ. Okay? So, ang gagawin natin, papabuti natin siya hanggang hating gabi. So, tatry ko hanggang alas 12 ng gabi kung kakayanin niya. Okay? Kaya kung ikaw gusto mo mapanood, at saka kung gusto mong makita kung makakauwi pa tong guryon ko, patapusin mo tong video na to at mag-subscribe ka na rin sa aking team Kapalipad na ilalagay ko lang sa aking description, okay? Kung ako sa inyo, manood ko ng kanilang mga video para matuto pa kayo ng ibang tips pagdating sa saranggola. So, let's go! Undra tayo! So, tara, lalusan na natin itong jet kite. So, bali, nabitawan to kanina ni AJ. Buti na lang. Sumabit siya sa tapat ng gate, sa may saging doon. Kaya, diniretso ko na dito sa bahay. Buti na lang. Wala na. Lalasan ng guryon si AJ. Tapos, sayang pa sana tong tali. Buti na lang, naligtas namin, diba? Bitawan yung pulunan kasi nakahiga siya kanina sa bukit. Nahahawak-hawak niyang ganyan. Tapos, medyo inantok ata. Tapos, bigla niya nabitawan. Kaya ayun, lumipad yung pulunan, di ba? Ilang beses ko na rin na-experience na lumipad yung pulunan ng mga guryon ko eh. Nabibitawan minsan. Pag madulas yung kamay, mali yung pag-aakok sa pulunan, ganun. So, kaya mula noon, maingat na ako na naglulurus o kaya yung naghahawak ng pulunan, di ba? Natululusan na natin. May konti pang natitira. So, nasa 300 meters yung layo na ito kapag, kapag nilulus na natin lahat, nato na natin. Ayan. Yan. Yung isang tali pa sana gagamitin ko yung medyo mas malayo. Nasa 500 meters kasi. Tatagot magpulon eh. Sobrang taas na nun. Yan. Hirap tulisan. Nakatakot. Sumasayaw eh. Yun. Hindi na masyado rinig yung sumba niya dahil may na yung hangin sa taas. Mugong pa naman sa kaso nga lang mahina na. Init sa kamay ah. Yan. Paabutin ko ito ng gabi. Kitang ko lang yung pagkakatali. So, natawa ko lang yung tali. Try ko kung marinig pa yung sumba. Biritin natin. Mahina talaga yung hangin. Mahina yung hangin. Yan. So, update ko kayo mamaya mga lods, mga bandang alas 5 ng hapon. O, titingnan natin kung okay pa yung kanyang lipad, kung malakas pa yung kanyang hatak, okay? So, let's go. Ayun, bali kakatapos natin na mag-live mga lods. Salamat sa mga nanood, okay? So, ito yung update, bali. Actually, mag-alas 6 na. Kanina pa sanang 5 PM ko ito i-update sa inyo dahil medyo napatagal yung live natin. Marami tayong shoutout tsaka nakausap na mga supporter natin. So, ito, maganda pa yung lipad ng ating jet kite mga lods. Pakita ko sa inyo para makita nyo. Okay yung kanyang lipad. So, ayan. Tuldok, kita nyo ba? Taas, oh. 6 PM. So, may lang oras pa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, bali 6 hours pa yung ating goal para bago natin to ibaba. So, alas 12 mga lods. So, update ko kayo mamaya siguro mga every 30 minutes kung lumilipad pa tong ating jet kite. Okay? So, bali sugal tong gagawin natin. Di natin alam kung makakauwi to pero bahala na, di ba? Pag nalaglag yan, sundan na lang natin yung tali para makita natin. Okay? So, update ko kayo mamaya mga 6:30 mga lods. Okay? Let's go! So, ayun!
Hali 6:30 na, pero medyo maliwanag pa at yung maganda. Para pabantayan pa natin, makita pa natin na lumilipad pa, di ba? Kasi mamayang madilim, hindi na natin ito makikita. At yung kanyang tali. Hindi natin nalagyan ng ilaw dahil hapon natin ito pinalipad. Ayan. Update ko kayo ulit mamaya mga dogs kapag umabot na ito ng alas 7. Okay? After 30 minutes, i-update ko kayo. So, let's go. So, ayun na mga lods. Ito na yung update. Alas 7 na ng gabi. Ito yung ating guryon. Maganit pa siya. Actually, tumutunog yung kanyang sumba dito. Kung narinig nyo lang. Yun. Tumutunog siya ng konti siguro dito sa video. Pero di siya kalakasan dahil masyadong mataas at yung ating sumba ay Mountain Dew lang. Di siya film strip. Kapag film strip yan, napakaugong, napakalakas niyan. Panigurado. Okay. Maganit pa siya. So, update ulit mamaya mga 7:30 para makita natin yung kanyang hatak kung okay pa siya, kung mabigat pa siya. Dahil kapag medyo magaan na, ibig sabihin nag-alangan na sa ganun, okay? So, may 5 hours pa tayo na tanning o kaya 5 hours pa natin to na iwanan dito sa yung papawid dahil alas 12 yung ating goal, okay? So, update ko kayo mamaya mga lods, 7:30. So, ayun, balian dito ako sa tapat ng bahay mga lods. Ewan ko kung maririnig yung sumba dito. Try natin. Yan. So, siguro naririnig yun ang konti. So, punta tayo dun sa loop. Okay, dun sa pinagtalian natin. Yan. Dito na tayo sa loop ni Paring William. Tignan natin kung maganit. Ayun, kanyang tali. Sobrang ganit, mga lods. Mas lalong lumakas yung hangin sa itaas. Feeling ko, wala na dito sa baba yung hangin. Nasa taas na. At medyo nakapayong siya. Ayan, tumaas yung kanyang tali, mga lods. So, 7:30 and mamaya tayo babalik mga 8 p.m. So, kakain pa tayo at syempre, papahinga, okay? Let's go. So, ayun, babalik na tayo mga lods dahil 8 p.m. na. Pakita ko, ito. So, naririnig ko pa yung kanyang sumba dito. Malakas-lakas pa. Takin natin yung malakas. Malakas pa nga. Yun. So, 4 hours pa ang ating hintayin para dito sa ating challenge na hanggang alas 12. Okay? So, abangan nyo, balik tayo mamayang 8:30 mga lods. Let's go. So, ayan na ang update. 8:30 na mga lods at tayo pupunta na doon sa loop ni Paring William para tignan natin yung update. Eto siya. Tumutunog pa yung kanyang sumba. Maganit. Lakas pa. Yun. Diba? Sumabit na yung tali niya sa madsad na sa may malunggay. Ang lakas. Sobrang ganit niya. Hindi, mas maganit siya ngayon. Hindi na siya masyado mahila. Parang kanina medyo mahina eh. Pero ngayon lumakas lalo. Mukhang tumataas yung hangin. Yan. Tirik siya oh. Kanyang tali. Oh, kung di yan sumadsad, medyo mas tirik pa yan. Sumadsad kasi. Pero okay lang yan. Maalis yan mamaya kapag hinatak natin. So, update ko kayo ulit mamaya mga 9 p.m. Diba? Yun. Kita nyo ba ako, mga lods? Yan. Ganyan. Mga tayong multo dito. Para tayong mga zombie. Na. Punta na tayo sa ating pinapalipad na saranggola. Ngayong ating gabi. Tingnan natin kung lumilipad pa. Ayan. Tirik pa yung kanyang, ano, yung kanyang tali. Maganit pa. Ito siya, pakita ko sa inyo. Oh, ayan. Mataas pa dito natin. Ayan yung tali. Oh, ayan. Yung kanyang tali, mga lods. Natayog pa. Bali, hindi na pwede magingay dito dahil kinakaulan na ako ng mga aso. Tumatol yung mga aso. Tulog na yung mga tao dito. Alas 9. Medyo maaga-aga kasi probinsya, mga lods. Alam nyo naman. Binadagit siya ng paniki tong tali niya. Pero kahit anong gawin ng paniki, di niya kayang, ano yun to, di niya kayang putulin. Diba? Kasi matibay ito, tansi. Yan, balik tayo ng 9:30 mga lods kung okay pa yung kanyang lipad. Dahil medyo humina na. Hindi na rin masyado marinig yung kanyang sumba. Hindi parang kanina na dire-diretso yung kanyang tunog. Okay? So, balik tayo ng 9:30. Yan. 9:30 mga lods. Punta na tayo. Hindi tayo pwede mag-ingay dahil delikado. Baka reklamo tayo ng barangay. So yan, punta na tayo dun sa ano. Tingnan natin kung lumilipad pa. Humina na yung kanyang sumba mga lods. Dahil siguro baka medyo kumalma na yung hangin sa taas. Eto siya. Yan. Wow. Humina siya ng konti. Yan. Tali niya.
para makita nyo. So 9:30, balik tayo ng 10 PM. So mga ilang oras na lang makukuha na natin yung ating goal dito sa ating challenge na to. Okay, so balik tayo mamaya mga lods, 10 PM. 10 PM na mga lods. Si mama kanina sinasabihan na ako, baba ko na raw dahil baka may magreklamo. Kanina kasi lumabas siya, narinig niya sa labas yung sumba. So sabi niya baba ko na raw, pero hindi pwede dahil wala pang alas 12, walang makakapigil sa atin. Si mama ko pa lang naman yung nagrereklamo, hindi pa barangay, diba? Ito, pakita ko sa inyo mga lods, 10 PM, buhay pa. Yun, 2 oras na lang mga lods, makukuha na natin yung ating goal, okay, challenge, diba? So bali ngayon lang ulit tayo nakapagpatayog ng gabi ng mga ganto ka late, diba? Kasi dati inabot lang ng 8 PM tsaka 9 PM yung ating mga saranggola. Eto maganda, okay pa yung hangin sa taas, diba? 10 PM, ayos. So mamaya ulit, mga 10:30 mga lods. So 10 PM kanina, ano. So 10:30 na mga lods. Let's go. Yan natin. Sana buhay pa. Dahil malapit na, konting-kunti na lang. Mayiging successful to. Ako na nagsasabi. Pero sana nga. Oh, maganit pa. Ito siya. Solid pa. Malakas pa yung hatak mga lods. Wow. Ayos. Tulog na tulog na yung mga tao dito. Mga ibang ilaw nakapatay na, oh. Oh, nagpatay na yung iba. 10:30. Mga bata wala na rin. Kanina kasi nag-ML pa sila. Siguro sa loob na ng mga bahay nila. So balik tayo ng 11 PM mga lods. Ayan, 11 PM na mga lods. Gabing-gabi na. Buti na lang may ilaw dito na street light para maliwanag mamaya kapag ibababa ko. So ito siya. Solid. Paganit. Pa. Ayos pa. Di parang dati kapag malapit ko ng mahit yung goal ko dati, medyo umina na yung kanyang hatak. Pero ngayon maganit pa. So 1 oras na lang mga lods. Pinuyat ako na itong challenge na to. Pero okay lang. Sulit naman, di ba? Ayan. So balik tayo mamaya mga 11:30 mga lods. Let's go. So bala yun na mga lods. 11:30. Ayan. Final na mamaya. May check natin. Sana lumilipad pa. Ito, pakita ko sa inyo. Medyo mahina na mga lods. Ayan. Hindi na siya masyado maganit. Siguro kaya pa naman hanggang alas 12 ito. Pero medyo nag-aalangan ako. Hindi muna ako i-idlip kasi umidlip ako tuwing ano eh. Tuwing pagkatapos ko may check. Tingnan nyo naman yung mata ko. Diba? Parang kakagising pa din. So ngayon babantayan ko na hanggang alas 12 para at least just in case na kapag baka biglang bumagsak, maano ko, maalalayan ko, kaya ay mahatak ko kaagad. Okay, so balik tayo mamaya, update ko kayo ng 12 PM final. Okay, let's go. Ayun, so bali nakakantok na magano dito, magbantay. Bali andun ako kanina sa may duyan mga lods. Doon ako pumesto kanina, pero kita ko naman tong talay niya. So bali, eto na, final na. Sa wakas, sobrang saya ko ngayon. At saka na-hit ko yung goal ko ngayon na paabutin to ng alas 12. So na-beat ko yung record ng mga taga dun sa kabilang na yon, sa west, na hanggang 11 PM yung kanilang pagbaba ng mga gorilla nila. So ngayon bababa na natin to mga lods. Update ko kayo mamaya kung safe yung pagkakalanding niya. Okay, so let's go, baba na natin. So may dinasang pangyari. Ayan, hanap muna ko ng pumunas dahil tinaiyan ng manok tong aking pulunan, di ba? Ayan, so mamaya mga lods, bababa na natin to. Mag-isa ko magbababa. Kayang-kaya ko naman to dahil magaglabs ako. Tapos, yun nga, pupulungin ko muna bago ko hatakin pababa, okay? So eto na mga lods, nibaba na natin. Ayan, time check. 12:37 AM na. So medyo natagalan tayo magpulon dahil mag-isa natin mga lods. At mahaba-haba yung pinulon natin kanina, okay? So dito ko na pinuputol yung video mga lods, success. At yan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, syempre, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko, okay? So see you on my next vlog mga lods. God bless.